Yan. Kandang araw. Ito yung virgin coconut oil na ginawa ko last time. Yan. So, ngayong araw, gagawa ulit ako ng virgin coconut oil. Yan, tingnan natin kung tsamba lang yung una. Okay. So, naghanda na ulit ako ng mga nyug na gagamitin natin. Yan, pwede natin gamitin sa buhok. Tsaka sa balat. Tingnan natin kung nakatsamba lang. Okay. Una natin gagawin ay babalatan natin yung mga nyug. Ayan, tapos na tayo magbalat. Practice pa. Di pa sanay magbalat. Ayan. So, gagawin natin ay bibiyakin naman natin sila. So ngayon, bibiyakin na natin to. Tatabi natin yung sabaw. Kasi may iba tayong gagawin dyan sa sabaw. Save more. Iba may tumbong. Yan yung mga may sibol na nanyog. Pwede natin siya ipatuka sa manok. Yan, ito gagawin natin sa sabaw. Sabaw ng nyog. Sa may lapak. Biyak na natin yung mga nyob. Kakayurin na natin siya. So, pwede kang gumamit ng mano-mano. Yan, na pangkayod. Or, pwede rin namang automatic. Yan, pag gagamit ka naman ng makina, dapat mag-gloves ka. Leather gloves. Para hindi kainin ito. Iwas injury. Okay? Sasalin na natin yung sabaw sa ginagawa nating suka. Yan, eto na yung ating kinayod na nyug. Yan, di kasya sa isang lalagyan kaya pinaghiwalay ko. Pero pareho ko nilagyan ng kalahating tasang maligamgam na tubig. Tasang malaki. So,
Gagataan ko na siya. Yan, ito na yung suka natin. Hindi pa pala siya suka. Yan. Bibilad ko siya sa araw. Hanggang sa umasing. Yan. So, ginagataan na natin. Kanina pa ako nagaganto eh. Kaya lang. Okay, isang kamay lang para mahawakan mo yung camera. Yan, pala labasin mo yung gata niya. Tapos, isang kamay lang kasi. Sorry. Pipigain mo. Pigan-piga. Tapos, nabalay mo. Kasi itong pinaggataan, pwede mo yan patuka sa manok. Yung sapal, tinatawag. Yung mas maganda magtiga pag dalawa kamay. Kaso wala mo pang hawak ng camera. Yan. Ito nga palang sapal, mamaya pipigayin ko uli siya. Kasi baka may masaid pa ako na nagata. Sayang din yun. Balangis din yan. Okay, sige. Pukan natin dalawang kamay. Nakita nyo? Dami tayong nakukuhang gata. Susulitin natin, di ba? Hirap-hirap magbalat eh. Sulitin natin lahat ng gatang makukuha natin. Yan. So, medyo. Meron pa nga dito. Yan. Dami pa tayong gagataan. Eh kasi kung malaki yung kung meron akong malaking lalagyan pagsasama-samahin ko na dun aling batya eh wala next time harap tayong malaking lalagyan okay eh meron na tayong gata kapagod magtiga. Yan. Pero okay, sulit naman. Maraming gata. Ngayon, to yung mga pinag... yung sapal na to, try natin kung may makukuha pa ako dito. So, pipigaan ko uli yan. Lipat ko din yung sapal. Okay? Yan. Ba't tinry kong pigayin uli? Well, halos wala nang makuha. So, hindi rin sulit kung uulitan mo ng isa pa. Siguro mas maganda kung meron kang makina o basta yung hindi na manumano na pampiga. So yan lang nakuha ko. Pero okay na rin. At least may dagdag na gata. Yan lang, syempre. Sa pagod, lugi ka. Yan. Bale, mag-i-improvise tayo ng ano. Minsan, sa ibang video natin. Try natin mag-improvise ng pampiga. Yan, ang kagandahan naman ito, syempre. Na-exercise mo yung mga kamay mo. Yan, lumalakas yung grip mo. Diba? Kung gusto mo sumali UFC, pwedeng-pwede. Diba? Yan. Ang gagawin ko ngayon, sasalin ko na siya sa lalagyan. Yan. So, nakapagpiga na ako nung gata niya. Ngayon, sasaling ko na siya sa lalagyan niya. So, gumamit ako nito strainer para ito yung magiging filter niya. Para wala nang dumi-dumi. Dami din akong nakuha. Wait lang ah, napuno eh.
papasarap talaga dito sa virgin coconut ulay yung kamay ko. Nga pala, natutunan nito yung paggawa nito kay ano, kay Kalui. Rest in peace, Kalui. Noong 2016. Nagturo siya sa amin dito sa Indang, Cavite. Yun. Medyo may edad na rin siya nun. Tapos kaya daw kasi siya tinawag na virgin coconut oil kasi hindi siya dumaan sa init, kaya virgin. Hindi na initan, hindi dumaan sa apoy. Yun. Bali yung gata nito. Yan. Gagawin natin yung iba kasi 24 hours tapos humihiwalay na yung langis. Ako, ginagawa ko 3 days para talagang sulit. So ngayon eh 6:30 PM Thursday. So Sunday ko siya kukunin. Ganun. Kasi kadalasan pagkatama yung gawa mo, yung tubig sa ilalim siya. Di ba yung langis humihiwalay naman talaga sa tubig yan. So pupunta sa ibabaw yung langis. Tapos yung pinaka-top niya, top layer niya, ayan. May nabubuo dyan na parang latak siya na ano. Parang mga sebo. Yun. O yun, aalisin yun. Bagay, makikita nyo naman yan sa last part ng video na to. Kasi babalikan ko siya Sunday. Para kukunin na natin yung langis niya. Yan, sulitin natin ito. Meron po. Okay, sulitin. Sayang yun. Susulitin ko yan. Kasi ang hirap-hirap magbala. Ang hirap magkayod at may hirap magtiga. Pero okay. Homemade. Alam nyo, may enjoy nyo yung paggawa ng mga ganito. Yan. Sa bukid. Kaya minsan, gawin yung ano, banding ng pamilya. Diba? Piga-piga kayo habang nagkukwentuhan. Habang nagkakayod. Pero pag nagkakayod, focus. Lalo pag ang gamit mo ay automatic. Diba? Mahirap na madisgrasya. Yun. Pero yung mga piga, mas mabilis yan pag marami kayo. Pagka buong pamilya kayong gumagawa. Mabilis na. Masaya pa. Hey, so nalipat na natin siya sa container. Ayun. Dito muna siya. For 3 days. Tatakpan ko siya nito. Envelope. Yan. Pwede yung dyaryo. Oh, yun, may hirap na dyaryo. Wala naman masyado nagbabasa ng dyaryo. Puro Facebook na. Twitter. Internet. Yan. So, tatakpan ko siya dyan. Tunga natin ito para hindi hanginin. Okay, for 3 days dito siya. Yan, tapos babalikan na lang natin siya sa Sunday na gabi. So, sana marami tayong makuhang gata. Ah, gata. Marami tayong makuhang virgin coconut oil. Yan, day 3. Bumabagyo. Kukunin na natin ngayon yung langis. Yan, humiwalay na siya. Ha? Dito na yung tubig. Kasi may mga latak-latak dito. Ano yung kanyang langis. Kukunin na natin siya. Yan. Natin to. Tapos sasalukin yung
at tanggalin yung nasa ibabaw. Ayan, pag natanggal mo na yung mga sebo sa ibabaw, ito, pwede mo na siyang higupin. Gamit to. Ito, nabibili lang sa mga botika. Tapos lilipat natin siya ngayon dito sa garapon. Anong bagong container. Ayan, higupin ko na siya. Yan. Ito yung nakuha ko. So, mapapansin nyo, malabo pa siya. Yan. Pero pag tumining na siya sa ilalim, kasi mayroon pang sumamang mga latak-latak dun. Pag tumining na siya sa ilalim, lilinaw na siya. Ito kasi yung una kong ginawa. Yan. So, tumining na dito yung mga ano niya, latak niya. Pwede ko na ulit tong ilipat sa bagong lalagyan. Diba? So, ganun. Ito, patatagasin ko na lang sa basahan. Sa mga tira-tira. Yun yung una kong gagamitin. Yan. Patayin ngayon ng malinis na tela. Tapos. Buhos natin itong nasa ibabaw. Yan. Para may masaid pa tayo. Lungs. Nawalan na ng ilaw sa paggawa ng virgin coconut oil. Yan, tayo po yung matutulog na. Thank you po sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video. Salamat, it's your Farmer Ali.